Hi guys! Welcome back to my channel. Kamusta kayo lahat dyan? Kamusta sa lahat ng followers, ng viewers, at syempre sa lahat ng subscribers ng channel na to? Sana okay lang at lahat ay masaya. Kaya lang may nag-message sa akin na isang girl at malungkot siya dahil meron siyang pinagdaraanan sa mga panahon na ito. Isa siyang broken-hearted. Kaya naman nakaisip ako na gawin ang videong patungkol dito. Paano nga at ano nga ba ang mga dapat gawin ng isang broken-hearted? Guys, alam naman natin na ang isang tao na broken-hearted, lalo na sa pag-ibig, ay hindi normal mag-isip. Dumadaan siya sa pinakamasakit na pakiramdam. Painful. Masakit kasi, alam mo yun, you may be able to feel love, but in the long run, you end up alone. Terrible. Unhealthy relationship. Kaya natin to tinatawag na broken. Before I start this video, mga guys, hingin naman ako ng favor. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update ko kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Well, mga guys, ito ang mga signs na broken-hearted ka. Number one, broken heart symptoms. Ito guys, yung paninikip ng dibdib o kakapusan ng paghinga na akala mo ay magkakaroon ka na ng heart attack. The problem happens when psychological distress triggers sudden weakness of the heart muscle. Pag ganito guys, pwede itong magdulot ng sudden shock or acute anxiety. Siyempre, mahina yung puso natin eh. Kaya pwede tayong ma-depress kapag may nararamdaman tayong ganito. The best na gawin natin ay mag-inhale, exhale kayo, or lumabas. Lumabas kayo, get some fresh air. Huminga. Kasi broken people are not happy people deep down inside. Kaya guys, kapag nararamdaman nyo ang shortness ng paghinga, tightness ng chest, kasi nga masakit, painful, labas kayo, huwag nyong hayaan na magtagal yung nararamdaman ninyo. Baka mamaya ay magkasakit pa kayo. Mas true kayo, sayang naman ang mga ganda ninyo. Marami pa kayong makikilala. Marami pa kayong makikitang higit pa dun. Pero kung ganito ang kalagayan o ganito ang pakiramdam, mas makabubuti na magpa-check up na o magpa-therapy na kayo. Number 3, love song syndrome. Kayo ba guys yung every time na broken-hearted tapos bigla kayong may nadinig na music na dati hindi niyo naman pinapansin? But once you are broken-hearted, bigla niyo na lang napapansin. At hindi lang 'yon, biglang naiintindihan ninyo at pinapaulit-ulit niyo pa word by word para lang kinakausap kayo nung kanta na 'yon. Alam ko 'yan and trust me. Grabe, horrible place to be. Sobrang lungkot, masakit, and very negative energy. And believe me guys, lahat ng taong nakakalubilo mo, napifeel nila yung nararamdaman mo. Kaya huwag nyong hayaang tumagal itong mga negative energy na ito sa inyo. Number 3, happy couple syndrome. Kayo ba guys yung tipong pag may nakitang couple na masaya na naglalakad? O kaya nakita nyo sa TV, sweet na sweet sila, lalo na kung mga bagong relationship lang. Isa lang yung sasabihin nyo, walang forever. Naiinis kayo, parang upset and angry kayo every time na nakakakita kayo ng mga happy couple. Dumating din kayo sa stage na ganyan, di ba? Well, it's normal. Siyempre, broken-hearted kayo eh. You are not happy deep down inside. Mostly na lalabas sa bibig nyo ay mga negative. Tapos, may nakikita kayong couple na masaya, sasabihin nyo pa, naku, sa umpisa lang yan. Ganyan din ako dati eh. Ganyan din ang mga sinasabi sa akin.
ganyan din ang mga pangako, panunuyo. Tapos pag may in love na, iniwan lang din ako. Di ba sinasabi niyo yan? Dumating din ba kayo sa point na yon? Well, it's normal. It's a sign na ikaw ay broken-hearted at meron kang mga negative energy na nasa puso mo at isip mo. Kung meron kang mga ganitong issue, pakiramdam mo wala ka nang magagawa, na ibigay mo na lahat. So, ano pa yung natitira sa'yo? Number 4, this is for the girls. Ito yung tinatawag na a nice guy syndrome. Ito yung isa sa mga gawain ng mga babae na kapag may nakilala silang bagong tao o tawagin nating nice guy, eh hindi mo na sila mapaniniwala. Nawawala na yung attraction natin. Feeling natin, kapag may tao tayong nakilala na nice sa atin, eh ininegotiate na lang tayo para makuha nila yung gusto nila sa atin. Nagkakaroon na tayo ng lack of social awareness. Pakiramdam natin, they are trying to force us na magustuhan natin sila. Kaya ginagawa nila yung pagiging nice guy nila sa atin. Kahit na malinis yung intention nila sa atin, hindi na tayo naniniwala doon sa mga sinasabi, doon sa mga effort ng tao. Yung tipong pakiramdam natin ay lulokohin lang tayo ng mga nice guys na yan. Sa umpisa lang magaling yan. Pero kalagitnaan yan o bandang huli yan, abusive na rin yan. Magloloko na din yan. Puro negative yung pumapasok sa atin. Kahit ang taong ito ay totoo or genuine na sa atin. Kasi nga, ito ay dahil sa mga toxic na nangyari sa atin. Kasi nga guys, feeling mo biktima ka eh. Kaya ganito yung pakiramdam mo. So ayaw mo na ulit, maulit-ulit. Kapag ganito na guys, yung nararamdaman ninyo, sa una okay lang eh. Pero kapag tumatagal na ito at ganito pa din kayo, kailangan nyo na sigurong magpa-therapy. O makipag-usap kayo sa mga kaibigan ninyong may positive thoughts. Kasi makatutulong ito sa inyo para sa pag-moving on ninyo. And para maging best version kayo ng sarili ninyo. Number 5, revenge. Ito yung pakiramdam na sa susunod pag nagka-relasyon ulit ako ay hindi na ako magmamahal. Ito yung hindi magandang gawain na kapag tumakbo sa ating isipan, ay gusto mong maghiganti na sa susunod na relasyon mo, ay ikaw naman ang mananakit. Na sa susunod na relasyon mo, ay ipararamdam mo sa kanya yung naramdaman mo dun sa previous relationship mo na nanakit sa'yo. Huwag mong hayaan na may ganito kang pakiramdam dyan sa puso mo. I suggest na kapag meron kang ganitong pakiramdam, ay kausapin mo ang family mo. Kasi malaking tulong yun para sa'yo, para mabuong muli ang sarili mo. Kasi maraming love ang maibibigay sa'yo ng family mo. And syempre, pray. Malaking maitutulong sa'yo ang panalangin. Number 6, you became a hater. Dahil nga nakaranas ka na ng toxic o naloko ka sa pinanggalingan mong relasyon o naiwan ka, ay magiging hater ka na. Man or woman hater ka na. Kahit na may dumating na bagong tao sa'yo, kahit na matino pa ito, kahit na ito na yung the one mo, dahil nga may hatred ka sa puso mo, mapapakawalan mo. Wala na yung standards mo pagdating sa relationship. Alam mo, na kapag pumasok sa relationship, ay magtatapos ka agad yun. Ganun ang isip mo. Ganun ka na mag-isip kapag hater ka na. Papasok ka sa relationship para lang gawing libangan. Papasok ka sa relationship hindi para mag-stay or para hanapin ang gawan mo. Papasok ka sa relationship kasi gusto mo lang. Dahil kasi uso lang, ganun.
kung may hatred sa puso mo, ito ang magiging pananaw mo. Walang forever, walang magtatagal. Lahat magaling lang sa umpisa. And this is not fair. Hindi kasalanan ni Juan ang kasalanan ni Pedro, sabi niya. Kaya huwag niyong hayaan na mangyari sa inyo ito. Huwag kayong pumasok sa relasyon hanggat broken-hearted kayo. Kasi hater ka eh. Revenge ka. Kaya ganito yung mga nagagawa mo. Or ganito ka mag-isip. Number 7. Anything to make you cry. Ito yung mga gawain na nag-spend ka ng gabi, manood ng TV, drama series, at ang mga love story. Panoorin mo kasi iniisip mo baka may kamukha ng story mo. Minsan naman, mga comedy movies kasi gusto mong tumawa. Gusto mong sumigaw, gusto mong humalakhak habang hawak-hawak mo yung vodka mo o yung beer mo o kung ano man yan hanggang sa malasing ka. Kasi nga naman, masarap umiyak kapag lasing. Pag broken-hearted ka, isa sa nagiging habit mo yan. Nagiging mabisyo ka. Nagiging mahilig kang uminom. Minsan, natututo ka pang manigarilyo. Kasi doon mo nilalabas ang sama ng loob mo. Wala namang masama kung nasa loob kayo ng bahay mo. And make sure na ang kasama mo ay mga mapagkakatiwalaan mong kaibigan at talagang concern sa'yo. Remember guys, drink moderately. Hindi kailangang maglasing o damihan ang pag-inom ng alak na pwedeng makasira sa'yo. Hindi maiibsan, hindi naman maiibsan ng napakaraming alak kahit na tonetoneladang alak pa yan. Iyang alak ay panandalian lang ang effect niyan. Magiging manhid ka lang panandalian. Pero once mawala na ang tama ng alak sa katawan natin, babalik na naman ang mga problema. Yung mga pain na dinadaanan natin sa mga panahong yun. So iwasan natin uminom ng madami kapag broken-hearted kayo o kapag damaged kayo. Number 8, trust issues. Ito yung mga gawain ng pag-iisip na lahat ng tingin mo sa kanila ay pare-pareho. Lahat sila ay manluloko. Lahat sila ay hindi mapagkakatiwalaan. Trust issues are characterized by fear of betrayal, abandonment, and manipulation. Kapag ito ay naranasan mo sa isang relasyon, normal na magkakaroon ka ng trust issues. Ang hindi normal dito ay yung magtagal o manirahan sa inyo yung mga trust issues na ito. Kailangang ma-rebuild niyo ulit yung trust sa ibang tao. Kasi mahihirapan kayong maging masaya deep down inside pag meron kayong trust issues. Tulad ng sinabi ko sa kanina, na ang kasalanan ni Juan ay di pwedeng maging kasalanan ni Pedro. Hindi naman lahat ng tao ay lolokohin tayo. Let go of the past so that God can open the door to your future. He can't repair broken trust with just promises and statement of forgiveness. So be open of self-growth and improvement para ma-work out nyo ulit o ma-rebuild ulit yung mga trust na nawala sa inyo. Kasi hanggat may trust issue sa inyo, hindi kayo magiging masaya. So advice ko lang, hanggat may trust issue kayo, stay single. Hindi kasi kayo makakabuo ng isang healthy relationship kapag may trust issue kayo. Wala kayong ibang gagawin yan, kundi pagdudahan yung partner ninyo. Bantayan 24/7. Kahit na walang ginagawang masama yung mga partner nyo, pag-iisipan nyo pa din ang di maganda. So, better na magpa-counseling kayo or makipag-usap kayo sa mga professional o kung hindi naman, dun sa mga kaibigan nyong may positive outlook sa buhay at may mga positive thoughts. Kasi, baka maling tao ang makausap nyo, eh mas lalong magdagdag ng toxic sa inyo. Alam nyo guys,
napakahirap makipagrelasyon sa isang taong may trust issue. Kasi, pagdududahan ka palagi niyan na niloloko mo sila or lagi silang naghahantay na magkamali ka. Diba? Overprotective pa yung mga yan to the point na masasakal ka na. Lahat ng ginagawa nyo ay may ibig sabihin at hindi maganda ang ibig sabihin sa kanila noon. Yun ang mga signs na may trust issues ang mga partner ninyo. Kaya, wag na wag kayong makikipag-deal sa mga taong may trust issue. Kasi toxic yun, depressing yun. At ito guys, ay normal na dinadaanan ng isang broken-hearted o damage. Pero ang importante dito ay wag niyong patagalin sa puso ninyo yung mga ganitong habit o ganitong mga pag-iisip. Happiness is not a destiny, it's a choice. At lagi din nating piliin na maging masaya sa kabila ng mga pinagdadaanan natin na to. Piliin pa din natin sa bandang huli na maging masaya tayo. So yun lang guys, I hope may natutunan na naman tayo sa topic na to. At syempre guys, thank you so much sa lahat ng mga viewers and followers at syempre sa mga subscribers. Thank you so much sa inyo guys from the bottom of my heart. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a thumbs up and comment down below. And please do subscribe and hit the notification bell para ma-update ko kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Once again guys, palagi po tayong mag-ingat at palagi tayong manalangin. See you on my next vlog. Bye!